gabi na nga akong walang tulog, mga mare, dahil sobrang sakit ng aking ngipin. Kaya tara, samahan ninyo ako pumunta sa dentist ngayon, mga mare. Sumabay na nga ako sa aking asawa dyan para pumunta dito sa dental clinic. Ayan, at naglagad na nga lang ako dahil malapit lang naman to sa trabaho ng aking mister. Noong nakaraan pa nga ako nagpa-appointment dito sa dental clinic na to, kaso nga lang, mga mare, bigla nag-i-snow dito sa amin. Kaya na-cancel siya ng na-cancel. Pero ngayon, mga mare, sadyang hindi ko na talaga kaya ang sakit ng aking ngipin. Diyos ko. Away, kapag sumakit nga ang ating ngipin, pati ang ating ulo kasama, mga mare. Kaya nga pagkahatid ko ng mga bata sa school, abay, tumawag na agad ako dito sa dental clinic. At sinabi ko na nga ang sitwasyon ko, mga mare. Kaya ayan, kahit wala akong appointment, ura-urada, abay, siningit na ako, mga mare. Ayan nga, at naghihintay na ako dyan. At habang nga naghihintay ako sa doktor, abay, nag-video-video muna tayo, mga mare. Medyo nahihiya pa nga ako mag-video niya kasi baka may makakita sa akin. At pagkatapos nga akong bunutan, mga mare, abay, kailangan natin magluto. At habang nga may bisa pa ang anesthesia sa akin, mga mare, abay, kailangan ko kumilos-kilos. Kaya ayan, gumawa ako ng siomay para pagkain na aking mga anak, mga mare. Para pagdating nila galing school ay may makakain na sila, mga mare. At dahil nga medyo matigas pa ang aking siomay wrapper, kaya ito muna ang gagawin ko, mga mare. Ilalagay ko muna siya sa seaweeds. At naghugas nga muna ako ng mga aking mga hugasin dyan, mga mare, para maganda kapag magtrabaho ka. Wala nang masyadong hugasin. Alam mo naman tayo, mga nanay, dapat tayo ay multitasking. At dahil nga tayo ay nanay, kahit may naramdaman tayo, ay dapat tayong kumilos sa bahay, mga mare. Yan ay kung ayaw mo maging dinosaur world ang iyong bahay, mga mare. Sabi nga ng doktor ko ay magpahinga muna ako. Pagka-uwi ko ng bahay, mga mare. Kaso nga lang, hindi po pwede dahil marami akong gawain na naiwan. Dahil nga hindi ko naasikaso yan ang paghatid ko ng mga bata sa school dahil nga nagpunta na ako agad ng clinic. Nyos ko, mga mare. Dahil wala namang ibang gagawa niyan, mga mare, kundi tayo mga nanay lang dahil nasa school ang aking mga anak at nasa trabaho ang aking mister, kaya walang ibang gagawa. Kaya tayo talagang dapat gumawa ng mga ganyang gawain bahay, mga mare. At pagkatapos ko nga niya maghugas, mga mare, at pagkatapos ko rin magluto ng pagkain ng aking mga junakis, abay, kailangan ko pang sunduin sa eskwelahan ang anak kong bunso na si Trinity, mga mare. At pagdating pa na ibang mga anak ko, saka ako makapagpahinga. At yan nga, mga mare, nakapag-steam na ako ng siomay dyan at hindi ko na nga na-videohan yung paggagawa ko niyan, mga mare. Abay, sadyang makakalimutin na ako at hindi ko pala napindot ang video, nyos ko. Kaya hetong last part na lang na-videohan ko, mga mare, hindi nga pala sa aking pagkain yan, para sa anak ko yan. Maraming salamat sa panonood, hanggang dito na lang!